Welcome po kayo sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ako po si Ma'am Rose. Muli ay magbibigay sa inyo ng informasyon na makakatulong sa inyong kalusugan. Lalo na po to si Lilian Hernandez. Siya po ay nag-PM sa akin. Sabi niya, Doktora, dalawa na po yung sinend ko sa inyo na result dun po sa una. At sabi po sa amin ay ischemic stroke daw po ako. Doon po sa bago, dumabas din po sa findings. Yung una po ay October 16, 2021. Yung huli po ay April 8, 2022. Doon po sa bago at scan, sinabi po na ischemic stroke daw po. So ngayon po ang ating pag-uusapan ay tungkol sa ischemic stroke, no? Kaya sa inyo pong nanonood sa akin ngayon, first time na na-encounter nyo itong aking programang Patnubay sa Kalusugan, ako po si Ma'am Rose. Para po lumawak at lumawig ang ating programa sa Facebook, pwede po bang pakiclick yung follow, like, and share. Sa aking YouTube channel, pwede po kayong mag-subscribe, Rose Alfonso, click nyo yung bell para ma-update kayo sa aking bagong video. Ngayon ang pag-usapan po natin ay ischemic stroke. Ito po yung naging problema ni Lilian Hernandez. Meron pong tatlong klase ng ischemic stroke. Ang tatlong klase ng ischemic stroke, yung isa po ay hemorrhagic stroke, ischemic stroke, and transient ischemic stroke, no? Yung pong transient ischemic stroke, ito po yung warning, no? Warning po ito. Mild stroke lang ito. Ang ischemic stroke po, ito yung pinaka-common type na stroke. Ito usually sanhi ng merong namuong dugo na humarang sa ugat, sa utak. Tandaan nyo po, ang ischemic stroke, ito po yung merong namuong dugo o blood clot na bumara o humarang dun sa ugat sa ating utak. Kaya po yung ating dugo ay hindi makadaloy pag within minutes at hindi ito dumadaluyan ng dugo, ang brain cell po natin magsisimulang mamatay. Ang isang sanhi din po ng ischemic stroke, kumikipot yung mga ugat sa ating utak. Bakit po nangyayari ang ischemic stroke? Bakit nangyayari yon? Ito po, pag ang blood supply sa parte ng ating utak ay na-reduce o na-interrupt, napiprevent yung brain tissue na makatanggap ng oxygen at nutrients. Ang mga brain cell natin magsisimulang mamatay minuto lang. Ang stroke po, ito isang medical emergency. Kailangan po ng agarang treatment. Crucial ito. Kailan mo ng early action para ma-reduce ang brain damage and other complication. Ano po ang pinaka most common cause ng ischemic stroke? Fatty deposit sa lining ng ating mga ugat. Tinatawag natin itong atherosclerosis. Pag sinabi mong atherosclerosis, mga fatty deposit, no? Ang main cause po ng ischemic stroke. Itong mga fatty deposit na to ay nagkukos ng dalawang uri ng obstruction. Cerebral thrombosis o kaya po yung thrombus na develop sa fatty, parang plaque within the blood vessel. Kaya po ngayon, alam niyo yung mga taong merong Alzheimer's disease, no? Merong silang fatty deposit sa brain. Diba yung ischemic stroke, ang kaya nagkaroon ng ischemic stroke, merong fatty deposit sa lining ng mga vessel wall. Tinatawag nating atherosclerosis. Ang pinaka main cause ng ischemic stroke, itong fatty deposit may dalawang uri ng obstruction. Cerebral thrombosis, ito po yung blood clot, merong namuong dugo na develop, at yung fatty plaque within the blood vessel. So, dalawa. Kaya nagkaroon ng ischemic stroke, merong namuong dugo at merong sebo o taba na within the blood vessel. Kaya mga taong merong Alzheimer's disease,
merong fat deposit sa brain nila. Kaya po yung mga na-stroke, dahil po merong humarang doon sa daloy ng dugo, after ng stroke, nag-iiba na po yung isip. Minsan, nagiging isip bata, nagiging makakalimutin, nagiging makulit. Kaya mga taong merong Alzheimer's disease, meron silang fat deposit in the brain. Kaya itong sakit na to, 109 years ago, sabi ng mga researcher na discovery nila, merong accumulation ng mga fat droplets in the brain. At yung mga namatay dito, na-identify nila na ang cause ng mga Alzheimer's disease at nitong mga stroke na to ay mga taba na humarang sa daloy ng dugo. Kaya maraming level ng fats nagdi-distribute sa ating katawan. Merong mga smaller volume important structure of the brain, including ng gray matter structure located in the center of the brain. Ang brain po natin ay maraming fat, no? Ang human brain po natin ay 60% fat by total weight. Isang powerful brain nagpo-provide ng mga certain types of fat, both saturated and unsaturated throughout life, para mag-provide ng balance of structural integrity and fluidity ng ating brain cell. So, ang ating brain cell, isang fatty tissue. Merong mga, ang brain po natin, meron siyang fatty tissue, meron siyang cell, may nerve fiber, and arteries, and arterioles. Meron din po siyang fat. Ang ating daw pong utak is the fattiest organ in the body. 60% po ng content ng ating brain ay fat. Kaya ngayon, kapag hindi ka nakakatulog ng mabuti, no, mag-start na po ma-deteriorate yung ating utak para maiwasan natin ang ischemic stroke, Alzheimer's disease, para hindi ma-damage yung brain natin, dapat nakakatulog tayo ng mabuti. Lalo na pagka senior citizen ka na, kailangan i-maintain mo yung masarap na tulog. At least meron kang 7 hours na tulog sa gabi. Kaya yung mga taong na-stroke, alam nyo, nakita sa pag-aaral, kulang na kulang sila ng level ng vitamin C sa katawan. Dahil po yung vitamin C, ang ginagawa po ng vitamin C bukod sa panlaban sa infection o panlaban sa cancer, ang vitamin C po ay tumutulong para ma-relax ang mga blood vessel na nagdadala ng dugo from the heart to the different parts of the body at nare-reduce ang blood pressure. Kaya nakita po nila pag kulang ka ng vitamin C ay ang mga blood vessel, ito'y tumitigas. Di ba kaya nagkaroon ng ischemic attack, yung lining ng ating mga ugat ay nabarahan o kaya may namuong dugo. Ang vitamin C tumutulong sa pagkatibay ng ating mga ugat. Kaya maganda po mag-take kayo ng vitamin C pagka high blood ka para maprotektahan tayo sa blood clot at ganoon din po sa hemorrhagic stroke, yung pagdurugo ng ating utak. Kaya napakahalaga po ng vitamin C. Nag-encourage ito ng production ng white blood cells, tinatag nating lymphocytes. Ito, the soldiers of the body, protektahan tayo panlaban sa infection. Dito yung nagpapalakas ng ating resistensya, powerful antioxidant, para mapalakas ang ating natural defense. Ito po yung water-soluble vitamins, kaya magandang inumin ito 30 minutes bago kayo mag-almusal. Madaling matransport sa daluyan ng ating dugo. Kung gusto nyo pong umorder ng supplement na to, i-PM nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Bigay nyo yung name, address, at mobile number nyo para ma-process ang delivery ng items sa bahay mo. Cash on delivery po ito, o kaya pwede kayo magbayad through GCash. Alam mo, mayroong mga pagkain para maiwasan ng ischemic stroke or para ang ating utak ay maging healthy. Alam mo, pagka ang tao nagsasabi ng brain food, yung fatty fish, ito ang top of the list. Wow, pwede kayong kumain ng
ano ba yun, salmon, tuna, basta yung fatty fish, no? Ako mahilig akong kumain ng tiyan ng isda. Maraming fat yun. It's good for the heart, no? Ang sabi rin, para, di ba kaya ka nga nagkaroon ischemic stroke, merong blood na muon dugo at merong sebo na humarang sa daluyan ng dugo sa brain mo, kaya hindi siya makatanggap ng oxygen at nutrients. So, kailangan maalis yung mga taba na yon at hindi lumapot ang dugo mo. Kasi pag lumapot ang dugo mo, nagko-contribute ito sa pagbara ng daluyan ng dugo sa brain mo. Magkakain kayo ng fish, no? May salmon, tuna, ganon. Yung fatty fish, yon. At saka yung turmeric, yung luyang dilaw. Yung ito po isang yellow spice. Ang pinaka key ingredients po ng curry powder ay ano, yung luyang dilaw. Yung curcumin, ito yung active ingredients sa turmeric, na ito po ay nakakapasok sa brain at nabe-benefit yung brain natin yan. Ito yung anti-inflammatory compound na kalingkit ito sa brain benefit ang pag-inom po ng luyang dilaw. Gawin mo siyang tea. Yung broccoli din, isang powerful plant compound including antioxidant, high in vitamin K, at ito po yung nire-recommenda, 1 cup ng broccoli kumain ka. Ito yung napakahalaga po na sa ating brain cell. It's for better memory and cognitive status. Ang broccoli, ito po ay meron siyang anti-inflammatory, antioxidant effect, protektahan ng brain natin against damage. O kaya magkakain kayo ng orange. Itong orange na to, isang orange sa isang araw. Ito'y mayaman sa vitamin C, key factor sa pag-prevent ng mental decline. Ang vitamin C po sa ating dugo, nagkakaroon po ng improvement yung ating memory, attention, and decision speed. Ang vitamin C po isang powerful antioxidant, panlaban sa free radical, panlaban sa brain, sa damage sa brain, at sumusuporta ito sa panlaban sa depression at saka po yung Alzheimer disease, no? Kaya ito pong mga vitamin C na yan, makukuha mo yan sa food supplement natin, tapos yung mga bell pepper, bayabas, kiwi, kabatis, and strawberry, at magkakain kayo ng orange. Alam mo yung itlog, ako po kumakain ako ng isang itlog sa isang araw, almusal. Ito po yung good source ng nutrients, is good for the brain, meron siyang choline. Ang choline is importanteng micronutrients sa ating katawan. Ito'y nagre-regulate ng mood and memory. Ito'y nakalink ito sa better memory and mental function. Kaya kung nice yung meron kayong enough choline sa yung diet, kumain po kayo ng itlog, no? Inilagang itlog sa umaga o pwede mong gawin dalawa yung kainin mo sa umaga, no? Malaking tulong po ito para sa kalusugan ng ating brain, para maiwasan yung pagbabara ng ating utak. Alam mo yung vitamin B12 deficiency, mataas ang pangalib na may stroke. Ang vitamin B12 deficiency, tumataas yung homocysteine level. Isang factor po ng ischemic stroke, ang pagtaas ng homocysteine level sa dugo. Mamaya, discuss ko yung kung ano yung homocysteine na yan. Ang vitamin B complex po natin, composed of 8 B vitamins, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, and B12. Ang napakahalaga po ng vitamin B12, no? Pagbaba ng homocysteine level. Kasi po ang pinaka-mark ng stroke ay yung pagtaas ng homocysteine level. Ito isang uri ng amino acid. Isang risk factor ng ischemic stroke ang pagtaas ng homocysteine. Ngayon, para malabanan mo yon, dapat meron kang supply ng vitamin B12. Yan po ay nasa super B complex, no? Kaya ngayon, meron direct impact sa ating energy level, brain function, and cell metabolism to convert food into energy. Ang super B complex na 8 B vitamins, beneficial po ito sa ating nervous system,
sa ating mga nerve, at saka ito po ay ito po ay nakakatulong pang-prevent ng infection. Meron kang maiwasan niyo po yung poor eyesight, magkaroon ka ng good digestion, healthy brain function at healthy appetite, proper nerve function itong Super B complex niya. Available po yan sa Patnubay Salusugan. Ano po ba ang sign nitong mga ischemic stroke na to? Ano yung mga symptoms? Nakakaramdam pa yung biglang pamamanhid, panghihina ng mukha mo, mga braso mo, kamay mo, especially minsan one side lang ng katawan mo. Bigla kang nagkaroon ng confusion, meron kang problema sa pagsasalita, minsan naduduling ka, meron kang problema sa paglakad, bigla kang nahilo, nawawala ang balance at coordination mo, nagkakaroon ka ng severe and sudden headache, na walang cause. Ito po yung mga warning symptoms nitong ischemic stroke na to. Kaya nga po, ang warning sign po ng ischemic stroke, mas isang ebidensya na ikaw ay inatake na. Na pag ito ay hindi binigyan ng urgent treatment, magkakaroon ka ng serious damage sa brain. Kaya nga po, ang pinaka-best treatment sa ischemic stroke, pagka na-ischemic stroke ka na, ito po'y hospital management, ito'y IV injection, dinedextrose ka na, ito po ang dinedextrose, meron silang injection, instead na inject ka, dinadaan na lang yan sa IV, para ito ay nilalagay sa mga veins mo, sa arm mo, within 3 hours ng pagkakaroon mo ng stroke para maiwasan po yung damage ng yung brain. Alam mo, sabi nga, a merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit drieth the bones. Ang stress, nagko-cause po ng ischemic stroke. Ito po kasing mataas ang panganib na may stroke ka, tulad po yung transient stroke, ito po yung mini stroke, temporary blockage ng blood flow sa brain mo. Kaya nga po ito ay dapat yung gawin kapag meron kayong nakakaramdam na kay mga simptomang sinabi ko. I-relax mo yung sarili mo, hinga ka ng malalim, huwag kang mataranta. Relax ka lang, hinga ka ng malalim. Importante yan, no? Kasi po ang ischemic stroke dumarating pag ang ugat na nagsasupply ng dugo sa brain mo bumara o kaya meron pong namuo. Kaya nga po yung hemorrhagic stroke naman, ang isa po yung isa, yung ischemic stroke, ito'y merong bumara, merong humarang, at merong namuong dugo, merong taba, cholesterol, na bumara dun sa ugat, kaya naharangan, hindi nakakarating yung oxygen at nutrients sa brain mo. Ang isa pong stroke, yung tinatawag nating hemorrhagic stroke, ang mga ugat mo ay pumuputok. Naglilik ang dugo sa brain mo. At tulad nga po nangyari kay Isabel Granada, hemorrhagic stroke, no? Pumutok ang ugat niya, sanhi ng kanyang maagang kamatayan. Ito pong ating crystal oil, ito po ay painkiller, may analgesic siya. Kung meron po kayong mga arthritis, rheuma, stiff neck, muscular pain, leg cramps, aching feet, pananakit ng likod, masaktang ulo, nangangalay, naririlip po yung mga pain at ngalay, hinaplasan nyo po ng crystal oil, mga pilay, mga pasa na bukulan, haplasan nyo po ng ating crystal oil, mga varicose vein. Ako pagkatapos kong maligo, minamasas ko yung mga legs ko ng crystal oil. So kung meron kayong baradang ilong, meron para marilive yung asthma attack, cough and cold, langhapin mo ang singaw po ng crystal oil, ipatak mo lang sa kumukulong tubig. Available po ito sa Patnubay sa Kalusugan. Alam nyo, yung hemorrhagic stroke ay ito po yung na-expose ang brain mo sa irritating effect ng blood. Kaya kapag ka po kayo ay nagkaroon ng hemorrhagic stroke, kakalat ang dugo sa brain mo. Kaya ito po, pagka ito hindi naagapan, pwede itong ikamatay mo, lalong hihina ang mga blood vessel mo, ito'y puputok at magbi-bleed sa brain mo. Kaya ang tawag dito ay hemorrhagic stroke.
itong pinaka deadliest, nakakamatay, at ito po ay hindi nagagamot pagka ito'y massive na yung bleeding sa brain mo. Kaya nga po yung pagmataas ang presyon ng dugo mo, yan ang babantayan mo. Lagi mong babantayan yung presyon ng dugo mo. Kasi pag mataas ang presyon ng dugo mo, pwedeng mag-cause ito ng pagputok ng mga ugat at nagiging hemorrhagic stroke, no? Kaya kailangan po nito ang oras, no? Ang pinaka what time of the day the most stroke occur. Kailan nangyayari ang stroke? Itong ang pinaka highest risk po pagitan ng 8 o'clock in the morning hanggang sa noon time. Kaya kailangan po mag-inom kayo ng tubig para ma-prevent ang stroke. Kasi po kulang kayo sa tubig, lumalapot ang dugo, nagiging dahilan na nariretain ang sodium, kaya tumataas ang presyo ng dugo. Pag meron kayong iniinom na sapat na tubig, napiprevent yung paglapot ng dugo. Kaya nga po merong role ang paglapot ng dugo, kaya lumalapot, kulang kayo sa tubig. Kaya para ma-prevent stroke, mahilig kayo minum ng tubig. Kaya nga po maraming mga senior, no, katulad ko, ay nakakaranas ng ischemic stroke. Minsan nakaka-recover po ng 2 to 4 months or longer. Pero ang hemorrhagic stroke, ito'y very serious. Ito'y nakakamatay. Deadly po ito. Kaya kayo po ay kailangan meron kayong blood thinner after stroke. Para sa ganon, sa mga stroke survivor, binibigyan sila ng anti-clot. Na kaya lang po, baka dumating ang panahon, magkaroon ka ng hemorrhagic stroke naman. Kaya dapat ito ay alalay, ito ay mga prescribed na binigay ng doktor. Kaya kapag ka kayo ang, at tanda nyo po, ang stroke, itong medical term, nangangailangan po ito ng immediate treatment. Ang stroke po, pwedeng dumating kahit anong oras, pwede kang ma-stroke habang natutulog ka. Ang tawag dito ay wake up stroke at hindi na sila nagigising. Isang supplement po na nire-recommend ako yung calcium magnesium. Ito ay nakakapagpalakas ng ating buto, nagme-maintain ng cardiovascular system, pampaganda ng sirkulasyon ng dugo sa heart natin, sa brain natin. At ang calcium magnesium, nagtumutulong sa pag-transmit ng nerve impulses, nagre-regulate yung muscle function, yung puso natin, muscle yan. Isang tea natural remedy sa pagkahilo at saka osteoporosis. Isang supplement, maiwasan ang paghihina ng ating buto. Tumutulong din ang calcium sa pag-release ng melatonin, kinakailangan para sumarap ang tulog. Diba ang sabi ko, karamihan na nagkaroon ischemic stroke, kulang na kulang sila sa tulog, no? Kaya nagiging restless ka sa gabi pag wala kang enough melatonin sa sistema mo. Mag-take ka ng calcium magnesium para magkaroon ka ng melatonin, masumarap ang tulog mo. Ano po ang mga risk factor na pwede mong kontrolin para maiwasan ng ang ischemia, ischemic attack, no? Una, isang choice na gagawin mo, kontrolin mo ang presyon ng dugo mo. Kaya ang panganib po sa stroke ay nagsisimula pag ang reading ng blood pressure mo 140 over 90. Pag laging 140 over 90 ang blood pressure mo, pwede kang mag-candidate sa ischemic stroke at mataas din ang cholesterol mo. I-reduce mo yung cholesterol mo para maiwasan ang nababarang mga sebo sa daluyan ng dugo sa brain mo. Ang cardiovascular disease, involve meron kayong heart failure, heart defect, may heart infection, ito po ay nagko-cause din po ito ng pwede kang ma-stroke. At kung meron kayong carotid artery disease, ito yung condition, yung mga blood vessel mo sa leeg, it leads to brain, ay nagbara. Yung ugat mo dito, pag bumara, yan po ang carotid artery disease. At meron tinatawag na peripheral artery disease. Ito yung mga ugat na nagdadala ng dugo to the arm, to the legs, ay nagbara. Yan, yung diabetic din. Ang pag-diabetic ka,
tumataas ang paglala ng atherosclerosis, pagkipot ng mga ugat. Dahil po sa taas ng sugar mo, mabilis magkaroon ng accumulation ng fatty deposit sa iyong mga ugat. Kaya nga po, yung nasabi ko kanina, pag mataas ang level ng homocysteine, ito po isang amino acid sa dugo na ang mga ugat mo ay kumakapal at nagkakapeklat, kaya susceptible ka sa blood clot. Yung homocysteine, ito yung amino acid, building blocks ng protein, pinuproduce ito ng katawan mo. Pag mataas ang level ng homocysteine, ang lining ng arteries mo ay kumakapal. No? Nakalink ito sa early development ng heart disease. Ngayon, anong gagawin mo para hindi tumas yung homocysteine sa dugo? Unang-una po, ang sabi ay huwag kang kakain ng meat, red meat. Huwag kang kakain ng baboy, baka. Huwag kang kakain ng hipon, alimango, alimasag, tahon, talababusit. Pag kinakain mo yan, tumataas ang level ng homocysteine sa dugo mo, no? Kaya nga po, tsaka huwag kang magpapataba. Ang obesity, nagdadala ka ng ekstrang timbang sa abdominal area mo. Yung visceral fat, no? Pag malaki yung chan mo, mataas ang chance na ma-stroke ka, both men and women. Ganon din po yung COVID-19. Pagka po meron kang COVID, yung virus na to, ito'y pumupunta sila sa ating pancreas, nagko-contribute sa pagtaas ng blood sugar mo. Kaya nga po, yung virus na yan, nagko-cause ito ng COVID-19, mataas ang panganib na ma-stroke ka. Tsaka huwag kayong manigarilyo, mag-exercise ka, yung moderate exercise, nare-reduce yung stroke. At ganun din yung poor nutrition. Iwasan mo yung sobrang kain ng matataba, masisebo. Pag meat eaters ka, dapat supply mo ng maraming gulay at prutas. Pag inom din ng alak, nakakasama sa puso mo. Yung pong acting activated charcoal, ito effective natural remedy sa home treatment sa digestive problem, food poisoning, diarrhea, kabag, sinisikmura, dighay, masim na sikmura, and bad breath. Iwas tetano din po ito, para sa ganon, ina-absorb niya ito. Very safe and effective treatment sa poisoning and drug overdose, nagpe-prevent ng hangover, pagtanggal ng pagkalasing. Kung nagtatai ka, na-impacho ka, maganda po mag-take kayo ng activated charcoal, no? Kaya ngayon, limitahin mo yung cholesterol fats, kumain ka ng maraming prutas at gulay, at limitahin mo yung salt, kasi pag may high blood ka, iwasan mo yung salty food, dahil ito yung nakaka-cause ito ng pag-increase ng blood pressure, ang pagkain ng maalat na pagkain. Yung regular exercise po, ito yung nakaka-lower ng blood pressure sa inyo. Tsaka yung pag-maintain mo ng timbang, maiwasan nyo po ang pagkakaroon ng stroke. Mag-take kayo ng omega-3 fatty acid. Ito yung anti-inflammatory properties. Useful ito sa management ng inflammatory like asthma, autoimmune disease. Ang omega-3 po nakakabawas, nakakapigil ng panganib sa heart disease. Ito pong pag-take ng omega-3 na to, tumataas ang good cholesterol, bumababa ang blood cholesterol, bumababa din ang triglycerides. Kaya naiwasan mo yung hardening of the arteries, napiprevent ang heart attack and stroke. Ang omega-3 po, maganda ito sa ma-improve ang brain function, ma-improve ang ating memory. Kaya kung kayo po'y nagtitake ng omega-3, ito'y pampaboost ng ating memory. Include ang omega-3, ito'y magandang nagpapasharpen ng ating memory. Kung gusto nyo pong umorder nitong mga product natin, i-PM nyo lang ako sa aking Patnubay sa Kalusugan FB page, sabihin nyo yung pangalan, address at mobile number para ma-deliver yung items na gusto po ninyo. Pwede po ba na i-like, i-share, i-follow nyo po yung Patnubay sa Kalusugan sa Facebook para tayo lumaganap sa inyong mga kaibigan. Sa akin naman pong YouTube channel, subscribe po kayo, Rosal Poso. Kung di pa kayo nag-subscribe, pakiclick lang po yung subscribe pati yung bell para ma-update kayo sa aking bagong video. Dadako po tayo sa ating food for thoughts, Psalm 77 verse 11. Banggitin ko ang mga gawa ng Panginoon sapagkat alalahanin ko ang mga kabagabagan mo ng una. Alalahanin po natin ang gawa ng Diyos.
merong powerful remedy panlaban po sa hindi ka magtiwala sa mga pangako at goodness ng Panginoon. Ang Diyos po hindi nagbabago. Kaya sabi po sa awit, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. Huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa. Na siyang Psalms 103 verse 2, no? At tapos sa verse 3 sabi niya, siyang nagpapatawad ang iyong lahat ng mga kasamaan, siyang nagpapagaling sa inyong lahat ng mga sakit. Yung po, kung tayo po ay namamanglaw para hindi masira ang pagtitiwala natin sa Diyos, alalahanin natin kung paano tayo iniligtas sa Diyos sa kamatayan sa COVID-19. Magandang gabi po. Nawa po ang pagpapala at patnubay ng Diyos ang sumaatin, and God bless us all. Magandang gabi po sa inyong lahat.